Teka, teka. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Mon Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Stardes, magandang hapon ni Islas de Filipinas. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga amigos at mga amigas. Sa pangalan pa rin po ng ating kasamang si Mayor Mon Ilagan, si Senyor Ray Pacheco po ang inyong kaboka-boka. Siyempre, ito pa rin ang palatuntunang Teka-Teka sa DWIZ. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, araw ng tradisyonal na baklaran. Kaya medyo may traffic na naman dyan sa may area na yan, Senyora. Pero nananatili pa rin tayong alert level 2. Hindi tayo nagbabago, ha? Sabagat alalahanin natin, nandito na. Pinasok na tayo. Ha? Pinasok na tayo, Nino. Pinasok na ho tayo ni Omicron. Kala ko hindi tayo malulusutan. Nalusutan na ho tayo. Pero anyway, bago natin pag-usapan niya, Senyora, binabati muna natin ang lahat ng mga nakatutok sa atin ngayon sa palatuntunan ito ng Teka Teka sa DWIZ. Ngayong araw na ito ng Miyerkules, sweldo! Sweldo, ha? Kita niyo, ang galing ng timing ng sweldo, katas biglang pumasok yung Omicron, nakalusot. Ha? Nakalusot din ang bagyo. Ha? Sumabay, eh. Sinabayan ni Omicron itong si Odette. Talaga din naman. Paano kaya natin maaayos itong lahat na? Paano natin haharapin itong sunod-sunod na problemang ito na nandito sa ating isla de Pilipinas? Anyway, nabati po natin yung lahat ng mga taga-subaybay natin dyan sa buong daigdig at ng mga kababayan natin. Ganun din po sa buong Islas de Pilipinas at Metro Manila. Si Senyor Ray Pacheco po ang inyong kaboka-boka, kabeso-beso, kachika-chika, hanggang alas 5:30 ng hapon sa paghahatid namin sa inyo ng ating mga Romero Peque mga balita, Romero Peque report, at Romero Peque mga issue. At siyempre, binabati na natin ang lahat ng ating mga senyora! Senyora de la Bada, Senyora de Cusina, Senyora de la Babo, Senyora de Baño, Senyora de Lampaso, Senyora de Palengke! Buenas tardes po sa inyo lahat, lalo-lalo na po yung ating mga padre de familia. Ngayong araw nito, gaya po na nabanggit namin sa inyo, narito na! Parang, kala mo, lagyan mo ng music na dan-dan-dan, narito na! Yan, galing ha. Walang iba, kundi, ayun na. Unang-unahin natin, ang bagyong si Odette! Yan, yan. Sumunod! Yan. Walang iba, kundi ang variant na si Omicron! Ang galing. Ang galing naman. Ito nga harapin natin problema na ito, Senyora. Paano gagawin natin dito? itong si Odette, nandito na po. At lumalakas na habang kumikilos po ito sa kanluran sa hilagang bahagi ng karagatan ng Mindanao. Ayan. At ayon po sa PAGASA, namataan po yung bagyo sa layong 500 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao, Del Sur. Ngayon po, nasa ilalim na ng signal number 2. Mamaya malalaman natin ang latest bulletin. Mamaya pa. Ito po at this point. Ito lang po muna sitwasyon ngayon. Habang patuloy na tinututukan ito ng ating mga kinaukulan ng ating PAGASA, sapagkat humahataw na po itong si Odette, Senyora. Nasa ilalim na po ng signal number 2 ang mga sumusunod na lugar. Eastern portion of Surigao del Norte, Surigao del Sur, samantalang nakataas naman po ang signal number 1 sa Sorsogon, Masbate, southern portion of Romblon, eastern Samar, northern Samar, Leyte, Biliran, Bohol, Cebu, Negros Occidental, Sikihor, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, Agusan del Sur, Agusan del Norte, Misamis Oriental, Camiguin, at northern portion ng Zamboanga del Norte. Senyora, yan po ngayon ang paghataw ng bagyong si Odette. At, siyempre, dalawa po yung inintindi natin, na-detect na po ng ating pamahalaan yung Omicron variant. At dalawa, sabi ko na sa inyo eh. Sus, Mariosep! Sabi ko na sa inyo, wag na muna natin papasukin yung mga nanggaling sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa bagay, ano magagawa natin eh? Sabi nung iba, konsiderasyon eh.
eh, paintulutan na muna natin habang wala eh. Habang wala eh, meron na. Paano ngayon yan? Eh, habang wala naman, okay lang. Ayan, dalawa, na-detect po, dalawa ha. Ah, mabigat eh. Sana ko isa lang eh. Dalawa pa agad, magkasabay. Pambira naman. Ayon po sa DOH, nagpositibo po sa Omicron ang variant ng isang return OFW na dumating mula sa Japan noong pang Disyembre 1 sakay ng Philippine Airlines. Nasa linya na po natin si Secretary Duque, ang ating pong suki dito po sa Teka Teka sa DWIZ. Secretary Duque ng Department of Health. Magandang hapon po muli. Buenas tardes, Secretary Duque, si Señor Pacheco sa palatuntunang Teka Teka sa DWIZ. Sir? Hi, magandang hapon sa iyo at sa lahat ng iyong mga taga-subaybay. Maraming salamat muli sa inyong pag-anyaya. Okay, Sek, alam niyo naman, pinag-uusapan lang natin noong nakaraan, di ba, na may posibilidad na makapasok si Omicron. Ngayon po, nakapasok na at positibo po ito na mula po ito sa OFWs. Yung kaso po ay isang Nigerian national. Ano po? Yung isa naman po ay ano, Behero kapwa po dito sa galing ata sa Oman. Tama po ba 'yon, Secretary? Tama kayo. Ito ay sumakay ng Oman Air at dumating ng November 30 dumating. Apo. December 1, yung return yung overseas Filipino, December 1. So hindi naman sabay. Ayun. So, ngayon po ay ika nga eh, itong sitwasyon natin ito ay nasa, paano po ang gagawin po ngayon ng Department of Health para at least hindi ito kumalat at maiwasan? Mayroon po, mayroon na humatay ginagawang mga hakbang ngayon, Secretary Duque? Well, marami na tayong hakbang inilagay sa lugar. Ano? Mm-hmm. Yung halimbawa, yung red listing ng mga bansa. Opo. Na may mataas na mga kaso, at may natukoy na rin na local transmission ng Omicron. So, pinagbabawalan natin, may travel ban tayo sa kanila, pero lang mga Pilipino, saka yung mga OFWs, ROFs, so, saka yung mga repatriated, so, dito mula sa mga bansa nito. So, yan naman, meron tayong pinaigting na quarantine protocol para doon sa atin na mga kababayan, ano, na limang araw sila kung fully vaccinated, limang araw ang kanilang facility quarantine test on the fifth day or seventh day kung walang bakuna o hindi kompleto ang bakuna. Mm-hmm. At pa-uwin, pagka negative, kompletuhin 14 days quarantine sa kanilang mga tahanan. Opo. Ito pong ano neto, itong dalawang may dala ng Omicron variant. Gaano po katagal ang quarantine nito? Well, ang naka-isolate na sila. So, opo. 14 days po mga yan. Mga ilang po, ilang araw po binibigay natin dyan? Pag ganyang mga, kung Omicron. Check? Bali, 14 days yan. 14 days so, hindi yung nagbabago. 14 days din, pare-pareho lang. Oo, yes. 14 days din. Oh. Tama ka, Senyor Ray. Opo. So, hindi tayo nagbabago na kahit na yan ay Omicron, pero nandun po ang iba yung pag-iingat natin. Ngayon, dahil po nandito na ngayon ito, nakita po namin na talagang importante ngayon, Secretary Duque, itong contact tracing natin ngayon sa mga pasahero na kabilang sa mga ilang mga nagdadating ang mga flights na ito. So far, ito po ba inaasahan natin na maaari pang hindi lang dalawa sa mga nag-uuwian dahil pinahintulutan nun natin yung mga Pilipino, yung mga repatriated na mga Pilipino, basta Pilipino, kailangan natin papasukin. So, do you think we expect pa na meron pa rin iba na maaaring merong daladalang Omicron variant, Secretary? Well, una-una, lahat naman na dumating ay sumailalim sa RT-PCR testing. Opo. So, pagka negative sila, eventually pinauwi at pinatutuloy yung kanilang quarantine sa kanilang mga tahanan. Opo. Pero para lang dagdag ikaga pag-iingat, pinakukontakt din natin sa atin mga RESU, yung epidemiology and surveillance officers natin, ano, na tingnan yung mga taong at 4x4x4. Ibig sabihin doon, yung mga taong nakaupo doon sa apat kahilera niya, apat sa harap, apat sa likod,
ay tukuyin yung mga yan. Mm-hmm. At sila ay makikipag-ugnayan dito based on the flight manifest o yung line listing ng mga passenger. Mm-hmm. Mm-hmm. Meron din karagdagan tayong pinakakalat na kung sino yung mga nakatabi o nakasama doon sa aeroplano ay kumontak sa 1555. 1555? 55, oo. Mm-hmm. Para malaman din kung sila ba ay nagkaroon ng sintomas. Opo. Pagkatapos nilang makauwi ay makikipag-ugnayan ano sa Department of Health sa atin 1555. Mm-hmm. Okay, si Secretary, kasi natatandaan ko meron tayong pito na nakalusot noon dati, katapos nahabol na natin yung ilan, di ba? Nangyari sa atin na nagbibigay ng mga maling impormasyon. Yun po ang ating inaalala. Baka maulit pa ho ito dahil ganito nga, meron tayong Omicron variant na ngayon. Sana naman po, paano ba natin mahihigpitan pa yan na hindi makalusot yung nangyaring, kamukha nung nangyari ng nakaraan na pito, yung nakalusot na nagbigay ng maling deklarasyon o maling impormasyon? Well, yung BOQ, sinabihan na natin sila ayon. At mataas na sa kanilang kamalayan na dapat talaga double check nila. Mm-hmm. Tingnan yung passport, tingnan yung mga impormasyon, i-validate. Opo. Medyo matatagalan lang ng konti, no? Medyo ahaba ang pila dahil sabi nag-iingat tayo pare-pareho. Opo. So sinisiguro natin na ang mga sagot tama sa mga health declaration form. Mm-hmm. I see. At least masasabi natin na kung narito na ngayon sa atin ang Omicron variant, Secretary, ano pa, meron pa ba tayong additional na double na pag-iingat na, o dobling pag-iingat na gagawin o aside na pinag-iiral natin ang minimum public health standards natin ngayon? Pinakamahalaga dyan yung disiplinadong pagsunod sa minimum public health standards. Dahil talaga ito ay talagang subok na epektibo laban sa alpha, laban sa beta, gamma, delta. At ngayon, Omicron. Opo. So, huwag tayong matutulad sa mga bansang Europa na nagkaroon lang na mataas na vaccination coverage. Opo. Eh, pinabayaan na yung kanilang minimum public health standard. O, kita mo, di sumipa. Lahat nagsipaan. Uy, di ko nga maintindihan sila eh. Uh-huh. Bakit sila nagtanggal ng mask mandate? Ayun. Yun ang diferensya natin. At maganda yung sa ating ginagawa, ang mga kababayan natin, patuloy na sumusunod. Uh-huh. Hindi tayo nagluluwag at saka hindi tayo nagpapakakampante. Opo. Masama yun eh. Mm-hmm. Lalo na, yun nga, nagbabadyang Omicron variant. Uh-huh. Well, sa ngayon, masasabi natin, imported cases itong dalawa. Opo. Hindi pa ito local case. Nasa atin. Ano? Uh-huh. Oo, wala pang patunay. Uh-huh. Ano? Pero syempre, hindi mo naman masabi kung yamba ay nakatuloy na no sa mga ilang lugar pero alam naman ng ating mga local government units meron silang active case finding surveillance no at talagang pagka meron silang nakita na mga tao sa komunidad na nagpapakita ng sintomas, kailangan i-isolate kagad. Ang importante nito, isolation kagad eh. Opo. At mga tao naman, kung may mga tipon at mga kahit na anong mga sintomas, eh maganda na magkulong na lang kayo sa kwarto nyo muna para hindi kayo makapanghawa. Kaya Omicron, kaya Delta, o kung ano man na variant, ang importante, magkatulungan tayo, magkaisa tayo, sundin ang lahat ng panuntunan ng Department of Health. No? So, yung active case finding, immediate isolation, immediate testing, contact tracing, alam na ng ating LGUs yung kanilang mga gagawin, pero paulit-ulit natin sinasabi para alam nila yung halaga, importansya nitong mga hakbang. I see. Okay. Check, meron lang akong i-clarify. Okay ba tayo doon sa issue ng Heringillian, medyo kailangan lang eh. Nung nakaraan eh, biglang binulgar ni, may sinabi ito si Secretary Teddy Boy Loxi na may na-onsyami na naman transaction? Wala naman yun. Hindi totoo dahil nagdating naman yung mga syringes natin. At naayon naman sa batas lahat yung ginawa natin. Opo. At lahat naman yan ay dumaan sa tamang proseso. So, walang problema doon. Hindi ko tayo dapat mag-alala dito sa mga heringgilyang ito. Kompleto tayo dito. Hindi na kasi nagdatingan na rin eh. Nag-order tayo ng 100 million. Mm-hmm. Nagdatingan na 66 million. Opo. Dumating na yung isa, yung 0.3 ml. Dumating na yung 3.6 million. Mm-hmm. Nagdarating pang mga 4 million. Opo. Ano? So, tuloy-tuloy na. So, kumusta po yung ating second national vaccination na date na ginagawa ko po ngayon?
Ngayon eh, kagaling ko nga, bumunta ako, dumalaw ako sa Cabanatuan City para tignan. Kumusta po? Patunghayan ito. Maayos naman yung kanilang second day of vaccination. Puno naman yung mga vaccination centers. Mga tao ay talagang sumusuporta na sa ating national vaccination program. Mm-hmm. Nagpapaturok. So maganda naman yung kinalabasan. Pero syempre, di mo man naman maiwasan. Meron pa din yung mga takot, ayaw, mm-hmm. agam-agam. Kaya sinabihan ko ang pamahalaan lokal na talagang dagdagan pa ang kanilang paalala. Opo. At ang mga influencers, yung mga tao, mga may kilala sa komunidad, ano, sa kanilang mga lugar, mm-hmm. ay tumulong. Pakita sa mga tao na sila ay nagpabakuna na at protektado sila at sana tularin sila. May iba pang nagdududa pa tungkol sa ating bakuna, eh bakuna naman natin. Lahat yan, vitalidad. Lahat yan, ligtas, epektibo, at saka libre. Ano? So sayang, samantalahin natin, ngayon na may Omicron tayo, kahit na imported case, pero maganda na yung handa tayo lahat. Siya kasama. Ito, ito bakuna nito, mm-hmm. Napag-alaman na na epektibo pa rin ito laban sa malubhang komplikasyon ng COVID-19, maiwasan ang hospitalization at saka higit sa lahat ay maiwasan ang pagpanaw. I see. Secretary, ngayon po ay pinaiiral natin itong pangalawa nating vaccination drive, no? National vaccination drive. Pero epektado ho tayo nitong bagyong si Odette, kaya medyo hindi tayo nakakonsentrate ngayon dito sa may area ng Mindanao at saka ng Eastern Visayas. So, anong ating inaasahan ibig sabihin eh, yung ating target ba na hindi ba maepektuhan sa para sa katapusan ng Disyembre na maabot natin ang halos 54 o hanggang 60 million na mga fully vaccinated na mga Pilipino? Eh, titignan natin kasi nga, siyempre, kahit na paano, imbis na araw-araw natin magawa, mm-hmm. ay mahihinto sa maraming lugar. Opo. Sa Northern Mindanao, halimbawa, mm-hmm. sa Central, sa Eastern and Western Visayas, no? Sa Southern Luzon. Mm-hmm. Eh, baka kinakailangan mag-adjust tayo ng panahon para maisakatuparan o maabot pa rin natin yung pinupuntirya natin na target of 54 million fully vaccinated mm-hmm. by end of the year. So, isa rin po ngayon, mukhang hindi na po, paano natin pairalin yung ngayon po yung mga karaban-karaban naman ng mga nitong ating mga kandidato? Kasi mukhang nire-required natin na fully vaccinated na dapat kailangan na nakikilahok dito, Secretary. Tama ka. At saka kinakailangan talaga para sa protection ng lahat kung mm-hmm. Bakunado ay tatalima ka pa rin sa ating minimum public health standard. No? Mm-hmm. Hindi pwede maging pabaya dahil yung bakuna ay hindi naman ito 100% na nakakapigil ng hawaan. Mm-hmm. At pwede kang mahawaan, pwede kang makahawa. Mm-hmm. So, mask at saka bakuna, sagot. I see. Sec, ito bang Omicron, hindi tayo mapipilitan gumamit ulit na ibalik natin yung face shield? O okay na sa atin? Hindi mo nga sa ngayon. Hindi mo na kasi titignan pa rin natin ang sitwasyon. Dahil nasa alert level 2 tayo, sa mm-hmm. minimal risk, mababa ang average daily attack rate. Ano? Opo, bumaba po ngayon ng konti, 200 lang po tayo ngayon. 200 oh, something. Oo, bumaba, positivity rate. 237. Nag-less than 1% pa tayo ng positivity rate. Mm-hmm. Ngayon, 1%, kapon, 0.9. O, so, pasings lang tayo, basta mag-iingat yung mask, bakuna, yung dalawa na yan, nasusi talaga. Yung solution. Simplehan na lang natin, mask, bakuna. Para maintindihan ng mga babae natin. Sec, maraming salamat ha. Alam namin busy-busy kayo pero nakuha pa rin namin kayo sa teka-teka. Maraming salamat sa pagbibigay danyo dito sa panatutunan namin. Basta ikaw, Senyor Ray, magandang hapon at sa inyo pong mga tagasubaybay. Sec, thank you rin sa mga public service na pinagkaloob nyo sa amin ha. Salamat, Sec. Salamat okay. po. Mga kaibigan, si Secretary Francisco Duque ng Department of Health. Nagatid sa ating orasan, 53 minutos makalipas ang alas 4 ng hapon. At yan ang napakinggan ho natin na sa kabila nito ay hindi yung may iwasan na talagang tanggapin din natin yung mga Pilipino, mga repatriated na mga Pilipino, siyempre, basta mahalaga lang, nakatutok tayo dito sa tinatawag na mahigpit na contact tracing sa mga pasaherong kabilang sa mga flights. At siyempre, hindi na maaaring hindi tayo nag-aapila sa mga
naging positibo na itong Omicron variant na makipag-ugnayan dito sa Department of Health. Kaya naman, kailangan natin pag sinabi makipag-ugnayan, makipagtulungan kayo mga amigos at mga amigas. Yung mga kababayan natin na parating, kung maaari, huwag ko kayong mainis. Kasi alam mo, nakakainis yung paghihintay eh. Maraming nagmumura, kala mo ba? Yan ang karanasan ng mga taga Bureau of Quarantine. Hindi na iwasan, nagmumura yung mga Pilipino, pero wala ho tayong magagawa dahil kailangan natin ang ika nga masusi. Kailangan natin ng masusing pagbabantay. Kaya yung pagbabantay na yan, masusi din sa pagkuha ng impormasyon sa inyo. Kita nyo nga yan, nasisingitan pa tayo ng pito. Nakalusot yung natanda nyo yung pito na nagbigay ng maling impormasyon. O paano hindi tayo mapipilitan na lalong maghigpit? Kaya gaya ng sinabi ni Secretary, ngayon tutukan daw eh. Double check ang ginagawa na nila. Para at least hindi sila malusutan na, alam mo, sinabi mong, wala ako, okay ako. Yung pala, may lagnat ka na. Yung iba, ganyan po ginagawa eh. O kaya, iniba ang pangalan. Ang pangalan mo, Ray Pacheco, Mon Ilagan? Hindi ako mapayag. Ang layo naman sa akin ni Mon Ilagan, di ba? Dahil si Mon Ilagan, mas guwapo sa akin yan eh. Magagalit yung mga naniniwala kay Mon Ilagan, di ba, senyora? O kaya, walang lokohan. Kailangan maging seryoso tayo dyan pagdating sa pagdating niyan, lalo na sa quarantine area, naku, lalo na magiging busy ngayon ng ating Bureau of Quarantine dito. Dahil eto nga, at na-detect na po ng ating pamahalaan ng Department of Health yung Omicron variant sa dalawang international traveler natin. At ayon po sa DOH, talagang positive po yan sa Omicron. Kaya kasabay nito, muli pong pinaalala. Paalala, laging paalala yan, huwag ho tayong makakalimot. Huwag ho tayong magiging kampante. Kailangan yung hindi naman nakakalimot eh. Alam mo ba yun, Engineer Barreto? Hindi naman talaga nakakalimot eh. Nadadala sila ng kaligayahan, ng kasiyahan, di ba? Pag when you are carried away of happiness, sometimes nalilimutan niyo na meron tayong nasa gitna pa pala tayo ng pandemic. Yan po ang nagiging problema ng ilang mga kababayan natin. Lalo na yung sinasabi ko lagi lagi ko nababanggit na ngayon, pinahintulutan yung tinatag na traditional na Christmas party, di ba? May mga party-party daw. Lalo na sa bahay, sabi nga ni Secretary sa akin, hindi mo naman pwede pabantayan ng mga pulisyan o taga-gwardya. parang na tayo martial law. Tama nga naman. Kaya nasa sa kanila na yan. Kaso ito yung nangyayari. Minsan, lalo na yung long time na matagal mo na hindi nakita, lalo na ngayon, 2 taon na hindi nakikita yan. Puro na nakikita sa Zoom, di ba? Sa mga cellphone lang nakikita yan. Ngayon, magkikita ng physical yan, para mo nang nakikinikinita. Yakapan dito, yakapan dun, beso-beso dito, beso-beso doon. Pagkatapos, sabi nga sa akin ni doktor yung presidente ng ng private hospital association, si nakalimutan ko na pala ni doktor, sabi nga ako talaga sinabi mo pa senyor, lalo na yung pagiinom, hindi maaaring walang alak. Pinagbawal ba ang alak? Hindi nga tiyak na may alak yan, di ba, engineer Barreto? Pagkatapos buti kung magbibigay na, baka mamaya hindi nga naman gumamit ng kanya-kanyang baso yan. Yun ang mabigat, isang baso lang, bottoms up. Tsaka, kanya-kanyang, tapos sabi nga ni doktor sa akin, naku senyor, para mo na nakikinikinita pag isang baso lang ang ginamit. Yan ang tinatawag natin sa inuman na palaka. Ano yung palaka? Palaka rin. Yun, yun ang mabigat. Pag oras na nagsimula na yung palaka rin, naku, kanya-kanya ng inuman yan. So, kanya-kanya ng, ang laway nung isa. De, wala na. Nasaan pa yung sinasabi nating minimum public health standards? Wala na ho. Kaya kung maaari, huwag kayong padala. Lagi niyo yung isipin, sabagay, nakikita naman natin lagi, may naka-face mask, meron namang iilan talaga nakakalimutan nila na mag-face mask. At kung maaari, alam niyo anong tulong na magagawa natin sa bawat isa sa atin, mga amigos at mga amigas? Tayo mismo magpaalala sa mga taong makakahulubilo natin kung nakakalimutan nilang magsuot ng face mask. Tayo magpaalala. Op! Face mask mo, boss. Ayan, di ba? Tayo magpaalala lagi. Lalo na yung mga kakain sa mga restaurant na mag-iingat kayo,
na may mga ilang restaurant na hindi kinukunan o tinatanong yung kanilang vaccine. O kaya, lagi niyo palalahanan yung mga restaurant. O, teka, oh, bakit wala, hindi niyo tinatanong yung aming vaccine card? Hindi niyo ba kailangan? Hindi niyo ba requirement yan? So, ibig sabihin, pag ganun ang nangyayari, mukhang kampanting-kampanting na. Para iniisip nila, oh, istorbo lang yan, paghahanap pa ng quarantine pass. Nakakadagdag lang yan sa galing na bibigyan na namin ng order yan, ng kanilang ino-order na pagkain. Biro mo, dagdag na dagdag pa mga... Nahihirapan na tuloy ako magsasalita nito. Ang daming mga abala, yun ang iniisip nila, abala lang yan, wag naman nating isipin yun. Ang mahalaga, security natin yan. At para po sa ating lahat yan. Hindi po lamang yan kay Pedro, hindi lamang po yan kay Juan, hindi lamang yan kay Engineer, kundi sa ating lahat. Kung tayo ay kanya-kanyang, may kanya-kanya tayong pag-iingat. Okay, magbabalik po ang palatuntunan ng Teka-Teka sa DWIZ. Sa pangalan pa rin po ni Mayor Mon Ilagan, si Señor Ray Pacheco, dito sa Teka-Teka sa DWIZ. Teka-Teka, alas 4:30 na! DWIZ Teka-Teka, alas 4:30 na! Nasa ikalawa, tulimbagi tayo ng ating palatuntunang Teka-Teka sa DWIZ. Habang inantabayanan po natin mamaya yung pinaka-latest bulletin ng bagyong si Odette. Ayan. Alam niyo yung World Health Organization, nag-advise sila dito sa laban dito sa blood plasma. Ibig sabihin, hindi yung gagamit ng blood o ng dugo para ma-recover yung coronavirus patient na kung saan yung mga nadali na gagamitin yung dugo nila. So hindi po yan ina-advise ng World Health Organization. Kaya tamang-tama po itong public service ng mga Jehovah's Witnesses sapagkat nagdarao sila ng mga training tungkol sa paggamot ng bloodless para suportahan yung mga pasyente at mga professionals sa medisina. Bilang suporta po sa kapakanan ng mga pasyente, ang mga Jehovah's Witnesses ay nagbibigay ng mga doktor at ospital sa buong bansa ng mga impormasyon tungkol po sa mga paraan ng paggamot na hindi ginagamitan ng dugo na katanggap-tanggap sa paniniwala ng kanilang pasyente. Sa buong mundo, meron pong 1,700 na tinatawag na HLC o Hospital Liaison Committee sa na bansa ang nakikipag-ugnayan po sa mga doktor at personnel ng ospital. Sa Pilipinas naman ay may 22 HLC na binubuo ng 283 Kristiyanong ministro sa buong bansa. At noong Oktubre, ang Hospital Information Services ng mga Jehovah's Witnesses ay nakapagdaos ng virtual training po para sa 6 na HLC o yung tinatawag na nilang Hospital Liaison Committee. Yan po. Sa Mindanao, bago pa yung pandemic, may ginanap din mga training para po dito sa HLC sa Luzon at Visayas. At marami po ang saksing doktor at pasyente na gustong-gusto po nila yung paggamot ng walang dugo. Sabagat ang mga pasyenteng sumailalim daw sa paggamot ng walang dugo, kadalasan nakakaiwas pala ito sa impeksyon at mas mabilis na gumagaling. Yan po. At kaya dahil dito, marami dito ang kumikilala at ginagalang nila yung karapatan ng bawat pasyente na tumanggap o tumanggi ng pagsasalin ng dugo. Kaya ito po mga HLC ay available ito sa 24 oras sa mga doktor na gumagamot ng mga pasyente na kagaya ng mga Jehovah's Witnesses. Okay, mamaya po inaantabayanan natin, mga amigos at mga amigas, bagay po yan ang ating public service tungkol po rito sa tinatawag na bloodless o yung hindi paggamit ng blood plasma. Ayan, nagaya rin po ng ina-advise ng World Health Organization. Anyway, mamaya po inaantabayanan pa rin natin ang latest bulletin ng PAGASA kaugnay po rito sa bagyong si Odette. Ayon, dahil po napakalaga natin malaman itong kalagayan ito, senyora, at sa ngayon ay maliban sa inaantabayanan natin itong bagyong ito, meron na pong paglikas o dahil lumakas po yung bagyong yan, no? Kumikilos po ito sa halos sa
yung 590 kilometers ano, sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Mamaya po alamin natin kung ano na yung pinaka, kung ano na yung pagkilos nito, sapagkat bukas hindi, yung mga pala, yung mayon, ayun, yung mga simbahan po sa Visayas at Mindanao para sa mga nais lumikas dulot ng bagyong Odette, yan po ay binuksan. Yan na po, ito po yung nakuha nating impormasyon ngayon. Kasunod dito na ayon dito kay Reverend Father Reverend Dennis Ilogon, director po ng Social Action Center ng Diocese of ito yung paghahanda nila sa pagtama ng bagyong Odette sa kanilang lugar. Kaya inatasan na po ng mga kura paroko na i-report kagad sa kanila yung mga residenteng nangangailangan ng tulong. At ipinabatid na rin po ni Reverend Bongga Lasso, Social Action Director ng our Diocese of Cagayan de Oro, na nagpulong na po sila para paghandaan yung mga posibleng pagbaha at paglikas ng mga maapektuhan ng bagyong Odette. At kasabay nito, hiniling ng mga leader simbahan yung pagdarasal para walang maidulot na matinding pinsala ito pong bagyong Odette. So habang inaantabayan po natin yung pinaka-latest bulletin nito, senyora, mamaya ho baka makuha natin ang NDRRMC para malaman din natin kung ano na yung mga pagtulong na ginagawa natin sa ating mga kababayan. Pero nice po naming ipaabot pa rin sa inyo, senyora, na mananatili sa alert level 2 ang ating buong bansa sa nalalabing dalawang linggo. Dalawang linggo na lang, ano? Dahil 15 po ngayon. At sa gitna na rin po ng patuloy na hamon ng COVID-19 pandemic na kung saan nga po ay napasok na tayo ng dalawang Omicron virus. Dala ito ng mga OFWs. At ayon po dito kay Acting Spokesperson Carlo Nograles, nagkasundo po ang IATF na panatilihin sa Alert Level 2 ang buong bansa mula bukas, December 16, hanggang at 31 po yan ng buwan ng Disyembre. At dahil dito, sinabi po ni Nograles na mananatili rin po sa 50% ang capacity indoors para po sa fully vaccinated adult at 70% ang capacity outdoors sa ilang establishment of activities. Yan po ha. Malinaw po yung report na yan na yung alert level 2, mga amigos at mga amigas, ay nananatili pa rin po. At sapagkat alam niyo naman natin, maraming maliban dito sa pag-iingat natin dahil napasok na tayo nitong si Omicron, alam niyo naman sa ibang bansa, hindi ho natin maiwasan, di ba? Nakapagtala na po ang Cambodia ng kanilang kauna-unahang kaso ng Omicron variant ng COVID-19. Tabi-tabi lang ho natin yan, senyora. Tayo din, kanina, kauna-unahan din yon. Pero hindi isa, dalawa. Mabigat tayo kagad, nakadalawa kagad tayo. Score 2 kagad, ha? At kinumpirma ng gobyerno ng Cambodia sa kanila isang 23 anyos na babae ang dumating mula Africa noong December ano to, 12 pa, nagpositibo na po sa Omicron variant sa lungsod ng Phnom Penh. Ayan. Samantala, 100,000 po ang kabuang kaso ng COVID-19 habang 3,000 ang namatay dito po sa ating bansa. Okay, alamin natin ngayon ang sitwasyon habang ika nga ay medyo itong si Bagyong Odette ay humahataw ngayon sa Islas de Pilipinas. Nasa linya po natin ngayon ang NDRRMC, ang tagapagsalita sa katauhan po ni Ginoong Mark. Mark, magandang hapon ulit. Buenas tardes at welcome dito pa rin sa palatuntunan nating teka-teka sa DWIC. Sa pangalan pa rin ni Mon Ilagan, si Senyor Pacheco pa rin to. Mark? Buenas tardes, Senyor Ray. At sa lahat po ng mga kaibigan natin dyan sa ating station at mga kababayan natin na hinihiling nanonood. Mm-hmm. Magandang hapon po sa lahat. Tuloy-tuloy po ang ating monitoring dito sa NDRMC. Mm-hmm. Sa mga development po sa mga regions na maapektuhan po nitong si Bagyong Odette. Nakararanas mm-hmm. na po ng pagbabago ng panahon doon sa mga areas na yon dahil nga po papalapit na po si Typhoon Odette doon sa mga areas na yan. So far po, wala pa tayong natatanggap na major
untoward incident. Pero alam niyo naman po, sa pagsisimula po ng as early as December 10 ay nagkaroon na po tayo ng pagpupulong paghahanda dito sa NDRRMC. At natukoy po natin na dun sa mga areas na posibleng tamaan po ng bagyo ay umabot po ng more than 10,000 barangay ay susceptibility sa flood and landslide. Kaya ito po ang tinututukan ng ating mga kasamahan ngayon sa local government unit para masigurado po na maialis yung mga kababayan natin from those danger areas. Kaya po nakakatanggap na po tayo ng abiso na may mga LGUs po na nagsasagawa ng preemptive evacuation starting yesterday. Ngayon po, nakatanggap tayo ng balita na yung LGU po ng Rojas City sa Capiz, sa region sa Eastern Visayas, Western Visayas, ay nagsagawa po ng preemptive evacuation sa 10 mga barangay doon sa coastal area nila. At inaalam pa po natin yung numero ng mga nag-evacuate na kababayan natin, hindi lang kung ilan po sila. At sila po ngayon ay nag-i-stay doon sa mga evacuation centers na sa area. Suspendido na rin po yung mga biyahe sa dagat at sa kalupaan dyan sa area Bicol, sa Eastern Visayas, Central Visayas, at in areas in Mindanao, kung saan meron na pong storm warning signal. Mananatili po yung pagtigil po na yan ng mga biyahe up until such time po na lumipas ang bagyo dyan po sa areas na yan. So, inaasahan natin, nag-umpisa pa lang rumagasa itong si Odette, di ba? Mark? Tama po kayo dyan, sir. Ang talapit po ito sa ating bansa, ang landfall, ang expected landfall po nito ay baka bukas ng hapon o gabi. At dyan po sa vicinity ng Eastern Visayas and Caraga area po. Yan ang target niya talaga, no? Totoo po yan, sir. Kaya po nag-preposition na po tayo ng ating mga relief support items, pati yung mga kasamahan natin na search and rescue teams. Yung search and rescue teams po natin, more than 2,693 na mga kasamahan natin from the uniform services ang preparado na po para magsagawa ng search and rescue operations. Pati din po yung ating mga counterparts sa DPWH road clearing operation ay prepositioned na rin para magbigay tulong for the road clearing requirements sa mga areas na madadaanan ng bagyo. Kumusta naman yung ating mga yung mga center natin na para sa evacuation center ng mga kasama ng mga maapektuhan ng bagyo? Okay naman lahat? Yes, sir. Yun po ang ating hinanda ng maagap din bago pa po dumating yung bagyo. Nagbigay na po tayo ng abiso sa mga LGUs natin na dapat handa na din lahat ng mga evacuation centers na posibleng gamitin. At pag nagsagawa po ng preemptive evacuation, yung tapat na bilang o yung tamang bilang lang ng mga dapat mag-occupy ng evacuation center na na-observe ang physical distancing requirements ang siyang dapat mangyari. So ibig sabihin po, iniiwasan po natin yung siksikan sa evacuation center at yung hindi masunod yung physical distancing requirements. Napakahirap talaga nito sitwasyon nito, Mark, ano? Pinahiran natin ang social, ang public health standards o minimum public health standards natin. Pero minsan hindi natin maiwasan yan, lalo na takbuhan dito, takbuhan doon. Siyempre, pag natutulog yan, ang mabigat dito, kapaan system pa dahil alam mo naman, mawawalan tayo ng mga kuryente pa, may epektuhan yan, di ba? Opo, sir. Pero ito po ay lahat ay sinactor in na rin po natin sa ating mga preparation. Ang sinisigurado po natin, ang mga disaster managers po natin na hindi mapapatiran ng komunikasyon at power. May mga generator sets po tayo sa ating mga regional operation centers, sa mga local operation centers. At yung communication po natin, hindi lang po tayo nakadepende sa mobile phone. Okay. Ginagamit din po natin yung ultra-high frequency radio, yung handheld radio, satellite phone, satellite technology, para po kahit anuman mangyari, magtumbahan man ng mga mga poste natin, at saka yung landlines, tuloy-tuloy pa rin yung ating komunikasyon. So at least
Nakatutok na kayo dyan ang buong mga regions ng NDRRMC natin, Mark? Tama po kayo dyan, sir. Lahat po technically ng mga disaster council natin sa buong Pilipinas ay atin na pong inabisuhan o dahil nga lahat halos ng parte ng Pilipinas ay posibleng makaranas ng pag-uulan. Kasi yung northern provinces po natin, kahit hindi direktang tatamaan ng bagyo, meron pa rin po tayong shear line na weather phenomenon na nagdudulot ng pag-ulan. Kaya yan po ay ating pinaghahandaan at binabantayan din. Dala-dalawa na ngayon ang inintindi natin ngayon, Mark. Dahil nga meron na nga tayo, pumasok na nga yung Omicron. Tapos eto pa tayo, nasa loob ng evacuation center. Sana naman wag na tayo masingitan pa dyan. Okay, maraming salamat, Mark, sa pagbibigay daan mo sa amin at sa mga kaugnay dito sa paghahanda na ginagawa ngayon ng NDRRMC hinggil dito sa paghataw nitong si Bagyong Odette dito sa ating bansa. Maraming salamat. Thank you very much po, Senyor Ray, at ingat po tayo palagi. Good afternoon po. Mga kaibigan, si Mark Timbal ang tagapagsalita po ng NDRRMC. Dagatid sa ating orasan, 25 minutos makalipas ang alas 5 ng hapon, habang inaantabayanan po natin yung pinaka-latest bulletin na ngayon ay mukhang wala pa, no? Hinahanda pa nila? O nagkakaano na sila? Ready na? Wala pa rin, ha? Wala pa rin po yung latest bulletin natin. Mamaya po siguro, pagkatapos ng palatuntunan natin doon sa susunod na programa, makukuha po natin yung pinaka-latest bulletin nitong si Odette, sapagkat gaya po ng binabanggit ng PAGASA na medyo na nandito na po sila ngayon, nasa loob na, siyempre, ang epektado yung mga Bicol Region area, yung Visayas, Quezon, Oriental, Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan, Capiz, Dinagat at Surigao provinces. Inaasahang makakaranas po yan talaga ng kalat-kalat na pag-ulan, pagkidlat, bunsod ng tinatawag nilang shear line. Ayan. At may dala naman mahinang pag-ulan dito lang po sa may area natin, sa may bandang Metro Manila, dyan sa Kalinga, Mountain Province at Aurora. Pero sa Metro Manila, asahan natin, makakaranas tayo ng mga pag-ulan dyan. Hindi natin may iwasan yan, senyora. Basta mahalaga lang dito, dalawa ngayon ang pinagkukulan natin ng pansin. Huwag tayong maging matatag, huwag tayong matinag. Anong maging matatag? Maging matatag kayo, pero huwag kayong kampante. Huwag natin hayaang matinag tayo ng COVID, pero huwag naman tayo patadala na maging kampante tayo. Dahil kung natatandaan nyo, pagdating dito sa COVID, isang petisyon yung sinasabing iniyain para po sa pagpapaliban sana ng halalan. Diba? Itong ang halalan ang gusto na ho, huwag na ho ituloy Hanggang sa 2025 na lang dahil po sa pandemya nitong naranasan natin. Wala pa ang Omicron, ha? Nang mayroon pong magpetisyon. Pero bilang reaksyon po, alam nyo, ang ginit ng COMELEC, may tuturing paglabag kasi ito sa batas. Ang hirap, ano? Sumusunod ka sa batas, pero force majeure, parang yung batas hindi kaya ng force majeure. Ha? Na kinakailangan, andito po, hindi naman natin gusto itong kalagayan na magkaroon tayo ng pandemic. Gaya ng pinaliliwanag ng Commission on Election, maaari namang suspindin ng poll body ang halalan sa maiksing panahon at kung sa mga condition lang na hindi existing ang free at fair election. Sa ngayon, anya, existing yung mga criteria na ito. Kaya masasabing walang justification daw para payagan ang napabalitang petisyon na yan. Ayan, may mga petisyon na Huwag na ituloy sana ang eleksyon. Bagamat nasa COMELEC unbank na rin, anya, yung kapangyarihan para desisyonan ang usaping ito, may tuturing umanong problematic yan. Problematic, senyora, yung petisyon na ito dahil malinaw na malinaw po ito ngayon sa ating saligang batas, ang pagdaraos ng halalan at wala rin namang holdover provision na nakapaloob dito. Yun ang mahirap no? Walang provision na holdover. At marami rin sa publiko, siyempre, ang pumalag dito sa nasabing petisyon na anilay tila ginagamit pa ang pandemya para sa hindi malamang dahilan. Pero habang nasa gitna tayo ng pandemic, siyempre kapansin-pansin nga naman na tila nakakasabay naman tayo sa banta ng COVID-19, pero mabuti na rin talagang kung hindi natin mapipigil ang eleksyon, tumunod tayo lagi sa protocol na yan ng gobyernong pinag-iral. Marami na palang establishmentong nagbukas at naglabasa na rin, di ba?
Naglabasa na eh. Nakikita-kita naman natin ng mga tao na may basbas naman ng gobyerno, natuto na rin awagay, natututo na po yung bawat isa sa atin sa pag-iingat kontra sakit na ito at bumababa na rin po ang kaso. Sana naman po tuloy-tuloy na yan. At kung nagagawa na nating mag-adjust at mamuhay ng maayos-ayos ngayon, nakakapag-adjust na tayo ha. Sana nga, tuloy-tuloy yung adjustment na yan. Eh ano pang dahilan para hindi naman natin maitawid itong halalan na ilang buwan na lang ang hinihintay. Sana naman po walang sumirit sa Enero. Ha? Hindi sumirit dyan sa Enero dahil po yun ang pinangangamba natin. Dahil dyan magkakaroon ng batayan. Pag sumirit dyan, nako, tapos ang eleksyon. May epektuhan ng eleksyon yan. Hindi nila malaman kung anong gagawin. Kaya ngayon pa lang, pinaalalahanan natin lahat ang ating mga kababayan. May huwag maging kampante. Habang sabay pa hong humahataw ngayon ang bagyong si Odette. Anyway, sa pangalan pa rin po ng ating kasamang si Mayor Mon Ilagan, pansamantala po kami munang magpapaalam ngayong araw na ito. Dito pa rin sa aming panatuntunang teka-teka sa DWIZ. At binabati nga pala natin ito si... Oy, meron man nagpahabol ng text. Senyor, nakikinig kami. Sino to? Ray? Teka, nawala eh. Okay, si Ray... Ayun, si Ray Sensia. Ayan, maraming salamat sa Ray sa iyong pagsubaybay. Maraming salamat din po sa lahat ng patuloy na nakatutok sa amin palatuntunan dito sa Teka Teka sa DWIZ. Sa pangalan pa rin ni Mayor Mon Ilagan, si Senyor Ray Pacheco, minsan pa nagsasabing, don't worry, be happy. At damayan ang pulamang sa loob ng ilang sandali, ang palatuntunang ang mari ng bayan, si Maria. Be happy. Teka, alas 4:30 na!